Good day mga kasatisfied! This is Koys Ramil and welcome back to our channel! Day 3 ng ating lockdown dito sa Saudi Arabia at tatlong araw na rin tayong wala tayong labas mga Koys dahil sa panahon ngayon, bawal lumabas. So ano nga ba ang pwede nating gawin ngayong araw na ito mga Koys? At kung bago ka lang at napadpad ka sa channel kong ito, sa video ng ito, please, huwag mo muna i-skip ang video ng ito dahil may ituturo ako sa inyong pinakamahalaga kung paano ba natin mailangaw, kung paano ba natin maiwasan ang sakit na virus. Bago dyan, commercial break. Simulan natin sa loob ng ating tahanan. Ano-ano nga ba ang dapat nating linisin sa loob ng bahay? Una, ang kitchen na kung saan tayo ay nagluluto ng ating mga pagkain. Matapos nating magluto at kumain, ay dapat panatilihin nating malinis ang kitchen at sink. Koys, linisin mo naman yung baso mo doon, no? Ano ka? May katulong ka dito? At isa pang mahalaga, panatilihin natin na maging malinis ang ating CR. At ang ating floor o sahig. Dahil nandito tayo sa loob ng ating tahanan, sa ating pag-iikot-ikot, paglakad-lakad, ay nakakapagdala ng mga mikrobyo o germs gamit ang ating mga paa o tsinelas. Uy, Kuis, huwag mo namang gamitin yung tsinelas sa loob ng kwarto. Pang-kitchen yan eh. At isa pang mahalaga ay bed o higaan. Ugaliin nating linisin ito weekly. Sabihin niyo na OA tayo or OA ako. Pero mas maigi na yung nag-iingat. Tandaan niyo yan. Hindi ako makatulog. Nangangati ako. Uy, Koys, ilabang ko na yung bedsheet mo ah. Pati yung cover ng filo mo, tapos yung kumot mo na rin. Ha? Kaya pala eh. Kaya hindi ako makatulog eh.
Nangangati ako. Quiz, nangangamoy na nga tayo eh. Di ba? Eh, mas gusto ko yung amoy na yun eh. Ilaban na nga siya pag-alit. Bakit nakikialam ka? Eh, gusto ko yung amoy na yun eh. Tips number 2. Working time. Mga dapat natin tatandaan na bago tayo pumasok, alamin kung anong dapat natin suotin. Una, maligo ka bago mo suotin ang sasabihin ko sa'yo. Mga dapat nating susuotin bago tayo pumasok. Sa ating paglalakad, exposed po tayo sa anumang bakterya o virus. Kaya, magsuot ng mahabang damit gaya ng long sleeve. Opisina namin. Ayan, opisina namin. Long shirt. Anong ano yun? Anong date yun? Anong date yun? O di kaya, jacket. Nakakaasal lang kasi dalawang beses na sirahan si Donel. At syempre, huwag kalimutan ang face mask. So, itong sweldo natin mga gloves. Tsaka kinakailangan na o di kaya ay face shield. Or maaari ding eyeglasses. Ang ganyan. Upang ang virus na ito ay hindi direct sa ating skin o balat, kundi direct sa ating mga damit. At pagdating sa bahay, diretsyong ilagay sa washing machine at laban ito. Ano ba? Huwag mo na ilagay dyan. Ito naman. Baka ano mo? Pwede naman sabihin. Eh bakit dito pa nilalagay ito? Dapat itapon na to. Aray. Tips number 3. Upang makaiwas sa sakit na virus, ito ang dapat mong malaman. Kung saan ba naninirahan ang mga virus? Una, cellphone. Kadalasan, ito lagi ang hawak ng mga tao ngayon. Sa opisina man, sa loob ng bahay, o kahit na naglalakad ka dyan sa labas, ay hawak-hawak mo pa rin ang iyong cellphone. At kung hindi ka aware na ang iyong cellphone ay tinitirahan na pala ng bakterya at germs o virus. So, ugaliin natin na linisin ang ating cellphone. At i-pass forward na lang natin mga kois ha. Yung pinaninirahan pa ng bakterya ay susi mga kois. Kaya kapag galing kayo sa labas o gumamit kayo ng susi nyo, susi ng sasakyan nyo, susi ng bahay nyo, hanggat maaari, linisan nyo, sabunin nyo yung mga sapatos po natin na ginagamit. Ayan, ito sapatos si Donel. Since na laganap na ngayon ang virus dito sa atin mga kois, yung everyday lifestyle mo na sapatos na ginagamit, huwag mo nang ipasok sa loob ng bahay. Hanggat maaari, doon mo lang siya ilalagay sa labas ng iyong kwarto. So, that's it for today mga kois. Actually, marami pa. Kahit ito mga kois, lalong-lalo na yung main gate nyo, ang dami nyong gumagamit, hanggat maaari. Gumamit kayo ng tissue, gumamit kayo ng gloves, and then itapon nyo yung tissue sa tamang tapunan mga kois, ha? Tamang basurahan para hindi tayo makahawa. At ngayon mga kois, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pang-disinfect sa loob ng bahay. Napakasimple lang to mga kois. Itong bote ng hand soap ko, empty na to. Ito ang pagagamitan natin. Lalagyan na natin ng tubig. Ayan. Tubig na natin tatlo. So, okay na yun mga kois. Ginamit na spray, binili nyo, tapos empty na rin. Ayan. Pwede natin gamitin yan. Ayan na. Pwede na natin i-spray sa mga door.
Ayan, sa mga door. Ayan, door na. Sa sahig. Ayan, sa sahig. So, yun mga kuisa, lagi natin tatandaan, ang malinis na kapaligiran ay malayo sa sakit karamdaman. Yun ang lagi natin tatandaan mga kuisa. Kaya tayo ay lagi maglinis ng ating paligid mga kuisa, especially ang ating tahanan. So, maraming salamat po talaga sa inyong pagtutok sa akin for day 3 mga kuisa. So, ito po ang yung Kuis Ramil na laging nagsasabing, I am satisfied! Hanggang sa muli! See you tomorrow for day 4! At maligo ka, oy. Yan ang pinakalas.